Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, matapos ang impresibong pagkakapanalo ng tinaguriang silent assassin na si ABF flyweight champion Miel Pajardo kontra sa tinaguriang angas ng Cebu na si Jean Paul Gabunilas, ay isang world title match naman ang posibleng naghihintay para kay Pajardo sa bansang Japan. So triple nga mga idol ang pagkakapanalo ni Pajardo, kung saan sa loob lamang ng isang round na hindi pa nga umiinit ang bakbakan ay tatlong beses na nga nitong napabagsak si Gabunilas. Well idol, hindi nga rin nagawa ni Gabunilas na masurvive ang laban, kung saan ay napagdesisyonan na nga ng referee na itigil ang bakbakan na ito. So nakuha nga mga idol ni Pajardo ang bakanteng OPBF light flyweight title. So umarangkada na nga ang kartada nito sa 11 wins, 1 loss at 10 by KOs. Well idol, kasunod na nga nito ang inaasahang laban ay makakaharap si Unified WBC WBA light flyweight champion na si Kenshiro Tiraji ng bansang Japan, na kung hindi nga ito matatalo sa kanyang paparating na laban. So may kartada nga itong 21 wins, 1 loss at 13 by KOs. So kasalukuyang ranked number 11 nga ito si Pajardo sa WBC light flyweight division. So kung makukuha nga ni Pajardo ang laban sa hapon ay isang magandang pagkakataon para sa ating kababayan ang pagharian ang light flyweight division. So marahil mga idol ay sasapat na ang lakas na pinapamalas ni Pajardo sa kanyang mga laban. So correct me if I'm wrong, na panglima na ata ito sa record ni Pajardo na fastest knockout sa loob ng isang round. Nang isa pa nga rito ay 7 seconds lang ang inabot ng kalaban. So marahil nga mga idol ay masusubok ang lakas ni Pajardo sa hapon na ito, kung saan isa nga sa kilalang boksingero na ating pambato ay halos binugbog lamang ng hapon na ito. So taong October 7, 2018 nang makaharap ito ni Milan Melindo, subalit nabigo at tinalo via technical knockout. So marahil sapat na nagamitin ni Pajardo ang kanyang taglay na lakas na lumaban sa mga championship upang nang sa ganun ay makakuha ito ng mga world title belt. Samantala mga idol, angas ng Pinas 3 division world champion and current WBO global super bantamweight champion Janrel Casimero ay mainit na ang laban nito kontra sa Japanese boxer kay former IBF super bantamweight champion Yukinori Ogoni. So hindi nga raw biro mga idol ang kalaban na ito, na isa sa tinuturing sa bansang Japan na sumasabay sa bawat nakakalaban. So to see is to believe nga raw, ika ng karamihan, na malalaman lamang ang lakas nito kung makakatapat si Cuadro Alas. So ang datingan nga nito para sa akin ay parang si Japanese boxer Ryu Akahu, na pag tinamaan ng malamasong suntok ay baka mag-iba ang pananaw sa nakakalaban. Samantala, Luis Pantera Neri ay minensyon na ang pangalan ni Janrel Cuadro Alas Casimero. So ayon nga sa post ni Neri sa kanyang Twitter account, na parang nga raw isara ang taong ito na posted si Neri at Casimero. So matatandaan nga mga idol na nagpost nga rin itong si Luis Neri sa kanyang Twitter account na ngayong Nobyembre ay may papalapit nga raw na laban ito. So nangangahulugan naman mga idol na ang post na ito ni Luis Neri ay tila papalagna kay Janrel Casimero. So sa tingin nyo mga idol,